Alright, mga boards, meron tayong i-repair ngayon dito na Samyo. Samyo. Samyo, mga boards. Ayan, amazing slim TV, smart slim technology. Ang problema nito, mga boards, ay, as you can see, vertical. Vertical line. Hindi pala, horizontal. Vertical. Ah, basta, go hit yan, mga boards. So, buksan natin. At i-repair natin. At ito na nga ang board natin. Ay balik ka rin ang ating board. Ayan. And then dito tayo mag-focus sa ating vertical section dahil nga horizontal line ang nakikita natin sa screen. Na kapag ka horizontal line, mga boards, ang problema ay nasa vertical section. Kapag ka vertical naman yung ating line ay nasa horizontal section naman ang kanyang problema. Naintindihan ba yun? Okay ba tayo dun, mga boards? Kaya ang vertical natin ay ito. Ayan, zoom natin. At nag-zoom nga. Ayan, so ito yung ating vertical IC. Ayan, I'm sure at sigurado ako dyan na wala yung supply. Okay, so mag-voltage check tayo. Siyempre, saksak natin para magkaroon ng supply ng voltage. Ayan, so nag-power on na yan. And then gagamit tayo ng digital tester na nakaset sa voltage natin sa DC mode, DC. Ayan. And then mag-body ground tayo. Body ground. Ayan, so ayan ha. Naka-body ground. At kung nakikita nyo yung screen, tingnan natin. Ayan, so buhit siya. Okay, so dito tayo. At wala nga tayo dito sa B+ ng IC, wala nga tayong supply niyan. Dito sa tuner, meron tayong nakikita na 33.5, so good 'yan. Dito sa B+, meron tayong 100. So, ayan, mababa sa mababa. Kasi normally 110, 120 mga ganun, mga boards, pero baka itong sanyo na to ay 100 talaga ang kanyang B+. So dito tayo sa mga other B+ din. Ayan, 11, meron tayong 11. Dito sa, meron tayong 11.5 present naman. 34, ito yung supply ng ating IC dapat, pero hindi nakakarating doon sa B+ ng, or dun sa pin na B+ ng IC. So malamang, sa malamang, mga boards, ay open yung kanyang fusible resistor niyan. So hanapin natin yung ating fusible resistor. Yan, so yeah. So dito titingnan natin. So ito yung 34, itong guhit na to. Ay, ito pala. Ito pala. Ay, dito pala. Ayan, so ito yung 34. Ayan, so meron pa akong nakikitang 34 volts dito. Akyat. Ayan. Ito. Dun sa fusible resistor na yan. So meron pa tayong 34 volts. Ayan. And then tatawid tayo dito. So tumawid na tayo. J407. Ayan. At 0 na nga. So open nga yung ating fusible resistor, mga birds. So bago pala tayo mag patuloy sa pagre-repair, dahil nakita naman na natin ang sira, mga birds, open yung kanyang fusible resistor. Ang model pala nito, kami ko nang sinabi, ay ayan, ST21MS22. Okay, yan yung model number. So tanggalin muna natin sa saksakan. At baka tayo kiligin ng wala sa oras, mga boards. Ayan, so fusible resistor open, kaya walang supply ang ating vertical IC. So bago tayo magpatuloy, mga boards, back in naman, subscribe at pa-like na din, pa-comment sa mga videos natin at itong video na to. At pa-share na din, mga boards. So, ayan, sa mga nagre-repair ng ganitong model, ang ating
Sorry mga birds, hindi ko mabasa. So ayan, tingnan nyo na lang. Ano ba yan? Zoom natin. Kasi may mga nagtatanong, anong flyback number niyan? Sorry naman, ngayon ay hindi ko mabasa kasi... Ayan, so siguro... Kailangan natin ng microscope. Ay, nag-blur pa. Ayan, JF0501. Ayan, JF0501-320-39. Yun ba yan? Yun ba yung number niya? Ayan, tingnan nyo na lang mga birds. Hindi ko mabasa. Zoom pa natin. Ayan, kita naman. Ayan, siguro mga birds, JF0501-320-39. Okay, so yun yung ating flyback number. So, dun na tayo sa fusible resistor. At ito na nga yung ating... So, mag-focus na tayo doon sa fusible resistor, mga birds. At ito yun. Ito pala. Ito yun. Ito, yung orange na yan. So, tanggalin natin yan. And then, palitan na natin yan ng jumper. Jumper. Bakit jumper hindi pinalitan ng fusible resistor? Parehas lang yun, mga birds. Yan. So, palitan natin ng manipis lang na wire. Okay? Tanggalin ko yan. Tanggalin ko lang yan. And then, palitan natin ng manipis na wire. Okay, so na-desolder ko na yan mga birds. So ito yung ating fusible resistor. Resistor na parang fuse. Ayan, fusible. Ayan, so tanggalin na natin yan. Ayan, so ganyan ang itsura ng fusible. Ang mark na ito mga birds ay J652. Ayan. So ang ipapalit natin diyan ay ang wire lang na ganito kanipis. Ayan. Okay, i-solder ko lang 'yan. And then mag-test natin yung kanyang IC kung shortage ba 'yan. Shortage. Kung short ba 'yan o kaya okay, ganun. Okay, so idikit ko lang ito. Yung ating jumper. Okay mga birds, so inalagay na natin yung ating jumper. Ayan na. Ayan na, ilagay na yan. So dito meron tayong partial short. Ayan, kasi hindi naman nagsisiro yung ating tester. Ayan, pero tumutunog. So ibig sabihin partial short. Pa-short na, alanganin na sira. Sira talaga. Okay, kaya nasira yung ating fusible resistor dahil nga short yan. Pagka ganyan mga boards, naka-body ground ka, tumutunog na, short yan, sira yan, palitan mo na lang. Okay? Palitan mo na lang. Okay, so meron tayong resistance na value na medyo mataas. Alright, madilim, ilaw natin. Okay, so na-desolder ko na yung IC. Ayan. Okay, so ang number LA78141. Ayan, siyempre palitan natin ng same value naman kasi meron tayong ganitong klaseng IC mga boss. Mas higher yung kanyang supply. Alright, palitan lang natin LA din, ang ipapalit natin na nagamit ko na, pero tinanggal ko. I-install ko lang mga words, and then i-check natin kung meron tayong net reading ba na 22 ohms, ganun. Kung may partial short, ganyan. Okay, so install lang natin, and then solder natin. Alright, so nilagay na natin yung bagong IC. And then check natin ulit yung kanyang B+. Ayun, so wala na tayong short. Wala tayong resistance na nare-read. Okay? Try na natin mga birds. Okay, testing na tayo. Okay, so wag na natin patagalin. Ayan, kung hindi pa kayo naka-subscribe sa channel natin, subscribe na. Subscribe. Ayan, power on. Nag-red na.
nag-power on ba? Di yata. Ano pang pipindot din? Ayan, kailangan pa palang pindutin ang channel plus. Ayan, so ayan, okay na. So, sira ang ating vertical IC ng label ay 78141, and then yung ating fusible resistor na nasira. So, pagka wala kayong pamalit nito, jumper din naman yan mga boards, kaya pwede mong i-jumper. Okay yan, manibis lang ilagay nyo. Okay lang din malaki. Kasi masisira din naman yung ano, yung vertical talaga kapag sira talaga. Okay, so okay ng ating screen, hindi na siya guhit lang. Ayan, so lagyan natin ng antenna. Check natin kasi naka channel 11 pa, oh. Ibig sabihin yan matagal na yan nung meron pang ABS-CBN. Lipat natin sa channel 5. Oh, dip. Puro basas lang pala. Okay, no, okay na. Bawal yan sa bilid. Ano naman? TV video. Lagyan natin ng TV video. Saksakan natin ng signal. Ano ba yan? Audio yun. Ayan. So, okay din ang ating signal. Lagyan natin ng sound. So, okay din. So, okay na mga boards ang ating repair. Kaya kapag hindi ka pa nag-subscribe, baka naman subscribe na mga boards. Maraming salamat sa panonood.